bitawan yung babae niyan. Pulis daw, pare. Bitawan daw natin. O, di bitawan. O, oh. Ayan! Pagsawa mo na! Sa likod basta ako magdadala sa kanya sa presinto. Kaya na. Sa gano'n pa? Wala kikilos! Uy! Wala kikilos ako! Kama kayo lahat sa presinto! Yung mga ebidensya, kunin nyo na! Oh, Mads! Napasyal ka! May kinuha lang ako sa record section. Pero pinapalo po ang kaso eh. Ah, ganun ba? Pare, mukhang naninilaw ka. May sakit ka ba sa atay? Anong naninilaw? Hindi naman ah. Ito ba, pare? Padala to nung kapatid kong nasa Saudi. Mabuti ka pa. Mayroong nagpapadala sa'yo, ha? Paano to? Lakad muna ako. Trabaho muna. Sige, pare. Come in. Sir. Ah, mabu ka, Total. Gusto niyo rin ako makausap, sir. Totoy, may pakikilala ko sa'yo. Mitos, I'd like you to meet Lieutenant Ernesto Totoy Diokno. Sir. Hindi ba ikaw yung dancer na nahuli namin kagabi? Ako nga. Anong ginagawa mo rito? Totoy, hindi siya talaga dancer. Siya ay DPA natin sa beer house para matiyak natin kung ang beer house na yon ay outlet ng drugs. By the way, congratulations for a job well done. Salamat po, sir. Pasensya ka na sa nangyari kagabi, ha? Hindi kasi kita nakilala, eh. O nga, ang sungit-sungit mo, eh. Lalo nung kinukunan mo na ako na statement. Hindi ka kasi nagpakilala, eh. Sino pa naman ang mag-aakala ang pulis ka? Ayoko naman kasing mahalata ng mga kasamahan ko. Mabuti nga eh, kasama ako sa mga nahuli at naimbestigahan. At least, kompleto ang drama. Sir, ayan na, iniintay natin. Sundan mo. Pulis kami. Anong laman ng delivery pa na ito? Mga kamot kutsun lang, sir. Pwede ba makita?
Pakibuksan lang for inspection. Yes, sir. Anong ginagawa niyo dyan? Kasama ba kayo rito? Wala kaming pakialam dyan! Nag-uusyoso lang kami! Bawal ang isyoso dito! Sige, makakalis na kayo! Sige, pakibuksan mo na yan. Sir, mga kama lang talaga alaman yan. Buksan mo na. Para makita namin. Tignan mo. Bala. Tata, wala na! Bibigyan kita. Ito, saluhin mo! Ang mga salot, hindi na dapat buhayin. Sigurado may tinatago mga ito dito. Sinasabi ko na nga ba eh. This is a veritable arsenal of high-powered weapons. Sa palagay ko, hindi basta-basta ang taong nagmamayari ng mga ito. Siguro may intensyon siyang magtayo ng isang private army. At maaari din gamitin sa mga illegal activities. Sir! Narito na yung sitsuara na pinakukuha ninyo para kay Romulo San Diego. Serve it. Yes, sir. Alam mo, Teniente, kahit papano, nakakaintindi rin ako ng batas. Alam niyo ba na pwede ko kayong ihamplakan ng moral damages sa ginagawa niyo ito sa akin? Karapatan mo yan, Romulo. Pero gusto ko linawin sa'yo, legal yung search warrant na hawak mo. Legal din ba na ako sa anyo ko ng isang bagay na wala akong kinalaman? Sa'yo nakapangalan ang mga smuggled na baril. Natural lang na ikaw ang tanungin namin. Ewan ko sa'yo kung meron, pero sa'yan, marami na ingit mga kalabang ko sa negosyo. Marami mo sila may pakanamon. Anong klaseng negosyo? Ba't ganun? Parang hindi maganda ang tema ng pagtatanong mo. Parang kasi nagagaling sa bobo.
Ikaw ang maraming kabubuhang ginawa. Marami ka na ring record sa headquarters namin tungkol sa kasong drugs at illegal smuggling. Kaya, huwag mo na akong paikutin. Sir. O ano? Negative, sir. Maaaring nahilis na nila yung ebidensya bago tayo dumating. Sir, wala ko eh. Yan ang hirap sa inyo mga pulis eh. Puro kayo suspecha. Puro kayo bintang. Wala naman kayo ebidensya. Alam mo, teniente? Dapat magmalipat ka sa trapi. Doon baka makahuli ka kung hindi ka tatangatanga. Hindi pa tayo tapos, Romulo. Sa susunod natin pagkikita, sisiguraduhin na kita. Kaya mag-ingat ka, pati ng mga aso mo. Ayun na. Teniente, mahirap akong kalaban. Kaya mamili ka. Magtutulog ka na lang sa headquarters o umiwas ka sa dadaanan ko. Ikaw ang papipiliin ko. Nakapangalan ito sa'yo. Sana mo gusto kitang patamaan. Oh, bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta? Nakahanda ng pagkain, ha? Busog pa ako, inay. Bakit? May operation ba kayo? Wala naman, ho. Nadaraw lang ako kay Julia. Ilang araw na rin kami hindi nakikita, eh. Aba, naalala mo rin yung tao, no? Alam mo, Toy, boto ako dyan kay Julia. Mabait na, maganda pa. Teka nga muna. Ikaw ba'y wala pang balak mag-asawa? Bakit, Toy, inay? Nagkasawa na ba kayo sa akin? Tsaka bakit parang tinatabon niyo na ako sa pag-aasawa? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, sa edad kong ito, dapat siguro may nilalaro na akong apo. Inay, bata pa kayo para magkaroon ng apo o maging lola. Unang-una, hindi pa ako handa para mag-asawa. Ang gusto ko, pagdating ng oras na yon, yung hindi ako mapapahiya sa babaeng pakakasalan ko. Di ba, inay? Oh, sige, tutuloy na ako. Ingat ka, anak. Sige po. Umuwi ka ng maaga. Ayoko na. Anong ayaw mo na? Sa ginagawa natin. Mukhang sobra na kasi ang pagbibigay ko sa'yo eh. Sa tuwing magkikita tayo dito, ang bagsak natin. Baka naman sa uli niyan, ako ang talo. Teka nga muna. Ano bang pinagsasabi mo? Linawin mo nga. Hindi kita maintindihan eh. Natatakot kasi ako malaman ng mga magulang ko kung anong ginagawa ko rito sa Maynila. Eh, Toy, bakit hindi na muna kasi tayo magpakasal? Julia, wala namang problema sa pagpapakasal. Ang problema, kung ano magiging buhay natin. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo.
oras na mapromote ako. Magpapakasala tayo. Sa akin naman walang problema eh. Kahit anong klaseng buhay, kaya kong magtiis. Ang mahalaga magkasama tayo. Julia, nakapaghintay na rin lang tayo. Siguraduhin na natin na wala tayong pagsisisihan sa bandang huli. Pakilusin natin, Colonel. Masyado mainit sa akin ang mga mata ng mga pulis, eh. Kaya mga bata ko, hindi ko muna pinapagalaw. Pero, hindi naman maaaring uminto operasyon natin. Mahanta lang ang pagyaman natin. Kailangan malinis ang trabaho, Romulo. Iplano niyong lahat ng gagawin ninyo. Malinis ako magtrabaho, Colonel. Kung malaki nakataya sa'yo rito, malaki rin nakataya sa akin. Ayun ang gusto kong linawin sa'yo. Ayokong masangkot ang pangalan ko sa ganitong klaseng negosyo. Count off! 1, 10, 15, 25, 30, 32 last number. Fall out! Valdez, Ramos, Reyes, Bruce, sumama kayo sa akin. May pagagawa sa inyo si Warden. Wala rito. Ako na magdadala sa presinto. May kasama ka pala. O, sige. Salamat, ha. Sakay na. Gandang gabi, sir. Nasaan si Tony? Nasa itaas, sir. Kaya pala, sir, ito. Bakit ito? Tarantado ka talagang tao ka. Turuan mo naman yung mga tao mo na kumilala ng bibigtimahe nila. Katulad ng tao mo si Galoy. Basta na lang ng snatch. Eh, hindi niya alam. Pulis pala yung kasama nung binigtima niya. Pasensya na kayo, sir. Kasi bago lang yun, eh. Eh, sir, nasan ba siya ngayon? Nandun, nakakulong. Eh, hindi ko naman pwede basta-basta saluhin. Mabubuko ko. Puntahan mo bukas ng umaga sa 5. Piyansahan mo. At sabihin mo pag nakalabas, umuwi muna ng probinsya. Teka muna. Yung koleksyon namin, ayos na ba? Oo. Oh, ito ho, Sarneto. Pasensya na ho kayo. Hindi umabot sa kota yan. Mahina ho ang dilihensya ngayon eh. Pakisabi na lang kay sir na sa susunod din namin ibibigay ang kulang yan. Dadagdagan na lang ho namin. Baka naman nilalamangan mo na kami. Hindi ho, Sarneto. Tanda mo, Cardo. Walang lokohan. Dahil pag nagkatawan, ako mismo ang titimbog sa inyo.
niyo kami! Ha? $5 billion ang halaga ng na-hijack na appliances. Malaking halaga rin yung kahit ipasa ng mabilisan. Hindi kaya inside job yun? Pwede. At maaari ding hindi. Dahil pinatay lahat ng mga pahinante. Ang isang malaking problema, walang witness. Paano yun? E di matatambak na naman yung kasong yan sa maraming unsolved cases. Well, may chance pa siguro. Kung magkakamali ang mga hijackers, kung paano nila i-dispatch ang mga appliances. Sir, anong order nyo? Mama, sandali. Atras nyo. Julia, magpapaliwanag ako. Anong magpapaliwanag? Nasasabihin mong nagsasawa ka na sa akin? At ipinagpalit mo na ako sa babaeng to na hindi ko alam kung saan mo napulot? Hoy, huwag mo akong idadamay sa problema nyo, ha? Baka hindi mo ako kilala. Hindi nga, dahil sa palagay ko, isa ka sa mga babaeng tatayo-tayo sa ermita. Julia, ano ko pa? Eh bakit, Totoy? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Eh, saan mo ba talaga napulot yung babaeng yan? Sa beer house? Sa sauna bath? Sumusobra ka na. Baka gusto mo paputukan kita. Pulis ako. Mitos, pasensya ka na. Hindi lang nagkaintindihan. Okay lang, sir. Ikaw, pipili ka ng tatarayan mo. At ba't ganyan ka kung umarte? Para kang maubusan ng lalaki. Mitos, sandali, hatid na kita. Huwag na. Baka lalong magwala pa yung babaeng yan. Halika nga, mag-usap tayo sa labas. Bitiwan mo nga ako. Hoy, ito ang tatandaan mo. Simula ngayon, wala na tayong pakialaman. Tumabi ka nga. Julia. Julia! Julia! Saan ka nandito? Julia! Gago! Ano ba? Julia! Napakamatay ka na ba? Julia, mag-usap tayo! Itiwan mo ako! Wala kang pakialam kung mamatay ako! Doon ka sa mitos mo! Kung hindi ko pa alam, kaya ng pulis yun para matikman lahat ng pulis! Ano ko ba naman, hindi ka na nahiya? Para ka mabayang palengke! Dito ko pa sa kita na kaya naging skandalo! Nagtitingin tayo ng mga tao! Tsaka dumi-dumi na pagkasabi mo. Tumapangaw mukha ako ng dahil sa'yo. Dahil hindi mo alam ang sitwasyong-syong ko. May pinaglalaban ako. Kaya't parang pinakpanan sa pambalat ang pagmumukha ko. Kumapal at nawalan ako ng kahihiyan. Naiintindihan ko yun, Julia. Pero kung kahihiyan ang pag-usapan, mas nakakaya sa aming mga lalaki. Lalo na sa isang pulis na talaga ng isang babae. Yung kahihiyan sinasabi mo, pwedeng pakilihim yun eh. Pero yung ginawa mo sa akin ngayon, nakamark ka na sa mga tao na nakakilala sa akin. Kunwari ka pa. Ang sabihin mo, tuwang-tuwa kayong mga lalaki pag pinag-aawayan kayo ng mga babae. Yun ang mali. Dahil nagbibinta ka lang, walang katotohanan. Wala kaming relasyon ni Mitos. Kaya kami nandito dahil pinag-uusapan namin yung mga kasong hawak namin. Kaso? Kung kasong pinag-uusapan nyo, dapat nasa headquarters kayo. Huwag mo nang lukoyin ang sarili mo, Totoy. Alam ko may gusto ka kay Mitos. At siguro nga mali ako. Pati yung namagitan sa ating dalawa ay mali rin. Sa bagay, hindi lang naman ako ang babaeng nagkaganito. Marami dyan. At dahil ginusto ko lahat ng nangyari sa atin, ay hindi ko pinagsisisihan. Totoy, tapusin na natin to. Nang sa ganun, ay hindi na ako naghahabol sa'yo. At ganun ka rin sa akin.
Vito, sandali lang. Ilang araw ka na hindi nagpapakira sa headquarter. May galit ka pa sa akin? Pwede ba, sir? Bitawan mo ko. Pasensya ka na sa nangyari. Wala kayong dapat alalahanin sa akin, sir. Naintindihan ko yun. Kaya lang naman ako nandito dahil hinahanap ko si Major. Magpapaalam na ako sa kanya. Magpa-file ako ng resignation. Bakit? Anong dahilan? Pwede ba? Mag-usap tayo ng sarilinan. Bago may tuloy ang naisip mo. Marami akong gustong ipaliwanag sa'yo. Mitos, nakikiusap ako. If you go on this Sunday, then you might as well take the sun away. All the birds that Ano bang naging dahilan ng desisyon mo? Dahil ba sa nangyari? Walang kinalaman yun sa desisyon kong pagbibitiw sa pagpupulis. Ang totoo nun, nung una pa lang, ayaw na ng mga magulang kong pinasok kong profesyon. Hindi daw bagay sa katulad kong babae. Masyado raw delikado. But if you stay, kung pigilin kita, kung sabihin ko sa iyong huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. At ano naman ang karapatan mo? Wala nga. Maliban sa kagustuhan ko na huwag tayo magkalayo. Diba? Dapat kay Julio mo sabihin yan. Mahal na mahal ka niya. Mahal din kita. Lasing ka lang siguro, Totoy. Hindi mo ba alam, unfair yung sinasabi mo? Unfair para kay Julia, at lalong unfair para sa akin. Dahil dalawa kaming gusto mong tuhugin. Si Julia ay isang bahagi ng isang kabanata ng buhay ko na may katapusan. At siguro, talagang sinadya ng pagkakataon na nangyari para malaman namin na mali ang relasyon naming dalawa. Baka naman, pag natapos na ang relasyon nyo eh, ako pa ang magmukhang kontrabida sa inyong dalawa. Itimitos, ipinapangako ko sa iyo, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ang pangalawang kabanata sa buhay ko ay wala nang katapusan. Ayokong maging hipokrita sa'yo. Nung una kitang nakilala, gustong-gusto kong marinig yung mga sinasabi mo ngayon. Pero nung nakilala ko si Julia, bigla akong natakot. Huwag kang matakot. Gustong bang ulit-ulitin ko? Mahal kita. Mahal kita. The world goodbye. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. Seismic proportions, summers in Everquid, and golden tan Sheilas. This is incredible. So when do we leave?
We would love for you to go with us, Mitchell. But this is for 6 months. 6 months? You can't be out of school for that long. Yes, I can. No, you can't. There'll be other times, Mitchell. We promised, but not during the school year. Well, if I'm not going to Australia. Well, that's just it, Mitchell. You see, we've got a surprise for you. Tell them what it is, Kate. Mama, ano ba yung kamay niyo? Makakabay lang naman eh. Ano mo makakabay? Ganyan na pa kayo. Hindi kayo mabuhay. Plasiplada mo. Gusto mo bang alikan kita? Ha? Ano ba? Tignan mo ako. Ano ba? Saan ka pupunta? Titignan ko mukha may problema ron eh. Huwag na. Huwag na, Toy. Ano? Sige na. Ano ba? Sala! Hoy! Ano? Ba't mo binabasas yung babae, ha? Ba't ka nakikialam, ha? Tutusungin kita! Huwag papatulan mo ka. Mukhang kalgado eh. Lalaroin ko lang. Baka hindi mo ako nakikilala. Ako si Superman. Magkakampi tayo. Ako si Batman. Hindi ako naniniwala. Kung ikaw si Batman, at talagang magkaibigan tayo, hindi mo ako aawayan. Ayaw ko sa'yo. Huwag! Kapag tumalong ka, siguradong patay ka! Si Superman ako! Hindi ako mamamatay! Manood ka! Naniniwala ako sa sinasabi mo, Totoy. Ganyan din ako nung araw eh. Dedicated sa trabaho. Idealist. Pero ngayon, naisip ko parang mali eh. Anong mali? Isipin mo, kapag ka nakapatay ka ng kriminal, tiyak, galit ang pamilya nun sa'yo. At kapag ka natsyempo mo, may sinasabi ang kamag-anakan na napatay mo, ikaw pa madidiin. Kaya kahit anong gawin natin kabutihan, masama pa rin tayo sa mata ng tao. Hindi natin sila masisisi. Dahil na rin sa ginagawa ng iba nating kasama ang mga pulis. Inaabuso at sinisira nila ang dignidad nating mga pulis. Kaya tuloy nawawalan tiwala sa atin ang mga tao eh. Hindi mo rin masisisi ang ibang kasamahan natin. Sa kakapiranggut na sweldo, buhay ang katapat. May katwiran kayo dyan, sir. Pero para sa akin, ang pagpupulis ay hindi pansarili. May tungkulin tayo sa masa. At ang masang tinutukoy ko ay ang mga magulang natin, kapatid at magiging anak. Yun na nga masakit eh. Magpapakabayani tayo. Pagkatapos, wala rin lang tayong maiiwang kabuhayan sa pamilya natin. May katwiran ka sa sinabi mong yan. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pwedeng tapatan ng pera. Pero kahit hindi ka pulis, namimiligro pa rin ang buhay mo. Dahil ang madalas maging biktima ng mga kriminal ay mga ordinaryong tao lang. Pwede itong itulad sa bola ng bilyar na ito. Umiikot. Sa isang mahina o malakas na tumbok, maaaring mahulog. Bisit! Nasaan na ba yan, Densyong yan? Densyong? Anong ibig sabihin ng sulat na ito, ha? Magsalita ka! Anong ibig sabihin ng sulat na ito? Kung hindi naman napakakapal ng mukha nyo eh, ha? Biruin nyo, nakuha nyo pa manligaw sa akin. Sa akin, yung tandaan nyo yan, eh kulubot na nga yung mukha nyo eh, liligaw pa kayo sa akin. Ella, huwag ka magalit sa akin. Malinis naman ang hangarin ko sa'yo ah. Malinis ang hangarin? O talagang ambisyoso lang kayo? Kung hindi ba naman napakakapal talaga ng mukha nyo, biruin nyo, isang houseboy na tulad nyo, manliligaw sa kanyang amo? Ella, sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Walang mayaman. At ano nakala mo sa akin? Isang sariwang damo na ipakakain sa isang matandang kabayong katulad mo? Huh? Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Lumayas ka! Layas! Hindi na kita kailangan dito. Layas! Kapal talaga ng mukha nyo? Layas! Ayoko na makita pa ang pagmumukha nyo dito, ha? Naintindihan nyo? Dahil kung sa inyo rin na naman ako, papakasal mabuti pag mamatay na lang ako!
Tandaan mo, Tela. Walang makikinabang sa'yo. Kahit sino. Laya! Laya! Huwag ka nang babalik dito! Oh, teka, bakit? Anong ginawa sa'yo ni Dencho? Eh, yung Dencho yan eh! Oh. Kawawa naman si Mandenso. Anong kawawa? Ang kapalakano mo kang tao. Teka, sandali lang. Ano kawawa ba talaga ang nangyari? Eh, paano ba naman niya si Dencio, ha? Biruin mo ba naman? Ayan, oh, binigyan ako ng sulat. Lumiligaw sa akin. Sus. Imagine. Akala ko pa naman kung ano na nangyari. Pero hindi mo naman talaga masisisi yan si Dencio, eh. Eh, sa ganda mong yan. Alam mo, ang lakas kasi ng dating mo, eh. Eh, kung ako nga, eh. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Saka iisip sa'yo. Baka akala mo, hindi ko alam na kanta yung sinasabi mo. Ikaw talaga, oh. Manliligaw ka lang, wala ka pang originality. Alam mo, kapag hindi ka pa tumigil, bukod sa itataas ko ang renta mo sa kwarto, hindi pa kita bibigyan ng almusal. Oops. Teka. Border ako rito. Customer mo ako. Customer is always right, diba? So, may karapatan ako. Kahit na ilang beses kong gustong sabihin sa'yo na I love you, sasabihin ko. Bala ko! Di ba sinabi ko sa buwan ka kung kuha ng borda na lalaki? Matindi ka lang sa akin! May gusto ka sa kanya, no? Wala, Ray! Hindi ko na siya talaga matanggihan. Hindi na kunting ka din nagdala sa kanya dito eh. Kapapaya namin siya. Sinungaling! Siguro pag nasa destino ko kung ano-anong ginagawa mo, no? Maawa ka, Ray. Hindi totoo yan. Pero hindi ko papayag na lokohin mo ko. Papatayin muna kita! Ray, mo! Bakit nakukulangan ka na ba sa akin? Ha? Hindi! Nakukulangan ka na ba sa'yo? Ha? Nakukulangan ka na ba sa akin? Ha? Ha? Magsasawain kita kaya! Nagkabiglaan lang ho. Nagmamahalan ho kami. Oh. Oo, sir. Totoo yun. Nagmamahalan kayo, ha? Sige, ipakita nyo. Pare! Sorry, pare. Sorry, pare. I love you, pare. Peking-peking ang pinapakita nyo sa akin, eh. Anong gusto nyo, sir? Maghalikan kayo. Ba, sige. Halik! Sisiw! Hindi ganyan. Hindi yan ang gusto ko makita. Ano, sir? Lips to lips. Lips to lips?
Sir, dalhin nyo lang ako sa presinto. Ikulong nyo na lang ako. Ayoko nyan. May delikadesa naman ako, sir, eh. Ano magpapakulong ka? Sino magpapalaman anak mo kung makakulong ka? At saka nang sinasabi mo, delikadesa? Kung hindi dapat kainin, ginakain mo, eh. Ang ingay-ingay mo naman. Baka gutom lang ako noon. Sige na, pare. Pagbigyan natin si sir. Gusto mong tuluyan tayo niyan. Sige na, bilisan nyo. Tama na, tama na yan. Ipangako nyo sa akin na hindi na kayo mag-aaway ng dalawa. Okay? Yes, sir. Sige. Yes, sir. Inala kami na maaring hold-upper ang tumira sa kanya dahil kinuwang lahat ng alas niya sa katawan, pati ng pera sa wallet. Sir, kape ka muna para mainita na sigmura. Salamat. Sir, wala kayong nangyaring onsihan? Anong onsihan? Sir, ayaw ko sana sabihin sa inyo dahil kapwa niyo pulis si Sareto. Eh, may nabalitaan ako tungkol sa kanya. Ano yun? Sir, may nakapagsabi sa akin na si Sareto ang may hawak ng grupo ng Snatcher sa Malate. Marami ng pulis ang nasangkot sa ganyang anomalya. Mayroong napapatunayan, mayroong namang hindi. At kung totoo man yung sinasabi mo tungkol sa kanya, kasabay na rin niyang namatay ang kasong yun. Nasabi ko lang naman yun, sir, eh. Baka makatulong. Baka ako nagkaroon ng lamangan sa partiyan. Posible mangyaring sinasabi mo, Pinggoy. Kaya trabahuhin niyo mabuti. Siya nga pala. Sir? Bigyan mo ng pera yung mga asset natin. Para naman si Pagen. Yes, sir. Yun nga palang hinijack na container van. Sir? Wala ba kayong natitisod na impormasyon tungkol doon? Wala pa, sir. Pero huwag kayong mag-alala. Tatrabahuin namin yun. Malinis ang pagkakahiwa sa leg, pati na sa ibang parte ng katawan. At sa klase ng pagputol, lumalabas na marunong at totoong nakakaintindi ng human anatomy ang gumawa nito.
Ang kutsilyong ginamit dito ay hindi basta ordinaryong kutsilyo o kitchen knife. Butcher's knife? Iba ang hiwa ng butcher's knife. Ang tendency nito ay tagain muna bago hiwain. Gaya ng paghiwa ng pata ng baboy. Sinisiguro muna na walang sasabit na buto. Malakas ang kutob ko na ang ginamit ng kriminal dito ay surgical knife. Ang ibig niyo sabihin, ang posibleng gumawa nito ay nag-aral o nagtapos ng medisina? Posible. Maraming salamat ho, Doc. Babalik na lang kami kapag mangangailangan kami ng bagong impormasyon. Anytime. Sige ho. Sige. Sige ho. Mukhang mahirapan tayo masalubang kasong yun, ha. Niwalang claimants. At isa pa, hindi natin alam kung taga saan yung babae yun. Dahil kung saan-saan lugar na ako ay mga parte ng katawan niya. Kung ma-identify lang natin kung sino yung taong yun, madali nang malaman kung sino yung killer. Salunis na ako pupunta roon. O sige, sasabihin ko yan, ha? Sir! Asaan ka nun? Sir, positive ang info natin. Sino na itusok ang pumatay kay Modelo? At ayon sa asset natin, naglalagay siya ngayon sa isang squatter area sa Santa Mesa. Dapat doon ka pa sumama sa grupo namin. Nakita mo ngayon, parang wala pa rin kayong pagbabago. Dito, minsan lang kaming yumari. Puro good time na kasunod. Lope! Boss, tumuha ka pa rin isang kaon ng beer. Bitin eh. Okay, boss. Boss! Mabuis! Hindi! Hindi ako! Na. Mauna ka na. Kumukuluan siya ako eh. O ito, gamitin mo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang gaspang naman ito, magsusugat ang pwit ko niyan. Kanina mo pa pinutok eh. Thank you.
congratulations for a job well done. Thank you, sir. All of you, including your fallen comrade. Thank you, sir. Deserve a commendation. Thank you, sir. Congratulations. Siya nga pala, Totoy. Na-identify na ang chop-chop lady. Siya ay si Rosella Lanusa, naninirahan sa isang apartment sa 943C Loreto Street, Sampaloc. At ayon din sa nakuha naming informasyon, may kalibin siyang lalaki. At madala silang marinig na nag-aaway dahil sa pagsiselos ng lalaki sa babae. Anong pangalan ng lalaki, sir? Reynaldo Garcia. Sumama ka sa amin! Ikaw, luko-luko ka, pinahirapan mo pa kami. Gusto mo ipalamon ko sa iyo isang itanel, ha? Sir, wala ho akong nalalaman dyan. Wala ho akong kinalaman sa ibinibintang niyo sa akin. Anong wala? May nakapagsabi sa amin na seloso ka raw. At alaga mo sa gulpisela. At itong huling araw, bago siya natagpong patay, ay nag-away kayo. Dahil may pinagsiselosa ang iba, di ba? Sir, seloso nga ho ko, pero hindi ko pwedeng patayin si Ella. Mahal ko siya, sir. Ano ka mo? Tiyaga mo, pare. Pabayaan mong ako magpalambot dyan. Dennis. Ah. Ubaran mo nga to at i-recharge ko lang. Huwag ganyan, partner. Ang kailangan natin, police hospitality. Hindi police brutality. Kaya tayo napipintasan ng media eh. Dahil sa mga style ninyong yan eh. Ang suspect, kailangang amuin, pakainin, painumin, at kung kailangan, isalbis mo! Eh, ang ibig ko sabihin, pakiusapan mo. Oh, ito lang yan eh. Ipakain mo ito. Baro naman! Sigurado, pag kinahan ito, pati pagkamatay ni Rizal, aaminin yan. Ano ba yan? Oh. Eh, police brutality rin yung ginagawa mo eh. Ay, nakakapigan eh. Ikaw ba talagang hindi magsasalita? Mamili ka. Bala o kuryente? Huwag, Dennis. May sabi tayo niyan. Ikaw, para hindi ka na mahirapan, umamin ka na. Sir, kahit anong hong gawin niyo sa akin, talagang hindi ho akong pumatay kay Ella. Nagagaling ko lang ho sa destino nung mabalitaan ko nangyari sa kanya. Sir, yung houseboy niya ho, si Densyo. Baka siya hong pumatay kay Ella. Nabanggit sa akin ni Ella na pinagbantaan ko siya ni Densyo nung araw na palayasin niya si Densyo. Totoo yun. Nasabi ko lang naman yun dahil sa sobrang paghamak niya sa akin pagkatao. Tsaka minura pa niya ako eh. Pinagtabuyan niya ako para isang hayop. Kaya napahiya ako sa mga tao. Dahil sa hindi mo matanggap yung ginawa niya sa'yo, pinatay mo siya. Nabigla lang ako. Kaya ako nasabi yun. Sir, at totoo, hindi ko kaya pumatay ng tao. Sino-sino mga nakakala nung nangyari ng mga sinasabi mo? Yung pumbitisan niyang bakla, si Amy. At saka po yung border niya, si Gary. Sinong Gary yon? Saan ko siya matatagpuan? Estudyante pa lang ho yun. Hindi ko alam ang kanyang eskwela ang pinapasukan eh. Manliligaw ni Ella. Siya ang madalas pag-awayan ng boyfriend niya eh. Si Ray. Actually, Gary, madali lang. Mapapasahin. Sir, siya na yata hinahanap natin. Ikaw ba si Gary Mendoza? Yes. Bakit may kailangan kayo sa akin? Mga pulis kami. Pwede ka bang maimbita sa headquarter? May tatanong lang kami sa'yo. Tukol saan? Doon mo na malalaman. Sige na, sama na yan. Teka, teka. Huwag din akong hawakan. Sasama naman ako sa inyo eh. Sige na. Miguel! Ah!
bigla kang tumawid! Hindi ko naman kayo sinisisi. Pulis ako. May nahabol lang ako kung kriminal. Ayun o. Tigil! Hoy! Kriminal! Naku, halika, abuhuli natin! Naku, sakit-sakit na yun! Exciting pa! Para, para, para! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Hinahabol ako. Gusto ko patay ng mga taong yun. Alam mo? Kung di lang ako kalis sa mga kriminal, ako hindi kita tutulungan. Akalain mo naman yata ako. Pinatay ng mga walang yado sa lugar namin. Naglalakad lang ha. Pauwi na sa akin sa bahay. Naghihintay ako. Pagkatapos nabalitaan ko na lang. Nagkakagulo na rota yun. Yung asawa ko, patay. Ayon sa medical legal, ang ginawang pagpatay kay Ella ay magagawa lamang ng isang taong nag-aral ng medisina. Sa lahat ng suspect, ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. Inaamin ko na ho, sir. Ako nga ho pumatay kay Ella. Bakit? Anong dahilan pinatay mo siya? Wala ho kong balak nang gawin sa kanya yun. Malaki yung pagkakagusto ko sa kanya. Ang akala ko, may gusto rin siya sa akin. Gary, hindi ba maaga pang pasok mo bukas? Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ko na mapipigilan ang nararamdaman ko sa'yo, Ella. Mahal na mahal kita. Gary, ano bang sinasabi mo? Pagbigyan mo na ako, Ella. Gary, wag! Pagbigyan wag, mo Gary! Na ako! Gary, wag! Wag! Gary, tatawag mo ako! Gary! Kaya ako nung gabi ngayon, hindi ko na unang pigili yung sarili ko. Inamo-amo ko sa pinakiusapan. Ang sabi ko sa kanya, ano nangyari sa amin? Handa ako siyang pakasalan. Pero hindi niya ako kinakinto. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Yung pala'y napakawalang yamong tao. Idedemanda kita sa mga pinaggagawa mo sa akin. Idedemanda kita! Natakot ko sa banta niya sa akin. Ayoko masira ang pangalan ng pamilya namin dahil sa akin. Nagdilim ang paningin ko. Gary! Huwag! Gary! Huwag! Gary! Gary! Huwag! Huwag! Sir, nabigla lang ho ako. Hindi ko balak na gawin sa kanya yun. Sa ginawa mong krimen, ay hindi maaaring palagpasin ang batas. Pagdurusahan mong ginawa mo. Yes, ma'am, can I help you? Please, boss. Magkano ho lahat yan? 50,000. Basta ba na ito? Basta ba? Kaba! Kaba! Inis!
Dilip! Ano ba ang matagal pa ba yan? Ito na, oh. Nakuha ko na. Ang dami. Hmm? Ang dami. Halik ka na! Tara! Yata hinihintay natin. Mukhang may mga bakal, ha? Tara. Huwag kayo masyadong high blood, Colonel. Hindi rin naman namin gusto yung nangyari, ha? Ganito lang gawin nyo. Huwag muna kayo umuwi dito sa Pilipinas. Magdalong distance na lang ako sa inyo kung naayos na namin ang problema dito. Ano ba problema, boss? Di ba kayo nagpapasok sa tsalyo? Yan! Abot na preso! Pintatrabaho natin! Natiklo! Wala nyo kung sino kayong magagaling. Wala kayong inatupang kung di magpalaki ng tiyan. Tapos kung magsiarte kayo, akala mo may mga utak kayo. O, si Tenyete, joke na pala nakadali. Bakit mo pati na patubukangabo sa mukha ko? Bako! Mabigat talaga makabangga ang Tenyete joke nyo na yan. Basta kriminal. Hindi niya pinatatawad. Boss, masyadong malaki ng perwisyo ang ginagawa sa atin ng pulis patolang yun, ha? Perwisyo pala eh! Ilipot niyo! Sigurado ka bang ang taong ito ang nakita ninyo? Oo! Natsambahan nga lang namin ni Berting to eh. Nagduda lang kami dahil may dumating ng mga lalaking di baril. Saan ka halang sigarilyo? Narinig namin, pinag-uusapan nila tungkol doon sa presong nahuli nyo. Postehan nyo mabuti yung lugar na sinasabi mo. At oras na magbalik doon, itawag nyo kagad sa akin. Yes, sir. Come on!
Dali, handali. Bakit? May problema eh. Anong problema mo? Naku eh, bakit kayo pa sumukong ito eh? Ba't kasi ngayon pa yan? Sandali. Akin na yan. Baka ako lagi na ko eh. Wala niya ka. Mapapatay ako. Hoy! Isa po kang abdo. Sinong inahabol nyo? Sir, may ilap talaga si Romulo. Nakalusutan naman sa atin. Yung mga kasamahan natin, tingnan nyo, baka may casualties. Dali! Yes, sir. May nakuha akong impormasyon na may taong kadil si Romulo na kararating lang sa ibang bansa na may dalang mga epektos. Ituturo ko sa inyo kung saan ang taong yon. Gusto kong sundan nyo kung saan gagawin ang negosasyon. Sir, paano namin makikilala yung mga taong yun? Dadalhin ko kayo sa hotel na tinuturuan niya. Daba! Okay na po siya. Ms. Rivas, you may continue her medication. Yes, Doc. Mr. Suriano, wala lang kayong dapat na ipag-alala. Dapis lang naman ang tama na anak ninyo eh. Kaya lang, kailangan siyang tumigil dito ng mga ilang araw pa para maobserbahan. But definitely, she's out of danger. Salamat po, Doc. Sige po, Mr. Suriano. Maraming salamat po. Okay. Thank you. Thank you. Tignan mo nga. Napakatigas kasi ng ulo mo. Eh kung ikaw ba'y nakinig sa amin, hindi ka sana nagkaganyan. Nay naman, konting sugat lang to. Kung magsalita naman kayo, para bang mamamatay na ako. Tuloy! Ah, sorry. May bisita ka pala. Toy! Halika, pasok ka. Nay, Tay, si Totoy.
Magandang gabi ho. Ay, tay! Panig! Tay, huwag ka naman! Panig, tama na yan! Tay! Inaandar mo naman ang init ang ulo ko eh! Ako, pabayaan mo, kumalis ka dyan! Ikaw! Manig! Pasalamat ka! Ganyan lang nangyari sa aking anak! Kung hindi, masahol pa dyan ang aabutin mo! Pasensya na ho kayo. Hindi ko rin ang gusto nangyari. Pananagutan mo nangyari sa aming anak. Sapagkat ikaw ang pumigil sa kanyang pagnanais na tumigil sa pagpupulis. Anong karapatan mo para kontrolin ang aming kagustuhan para sa aming anak? Kaya mong sagutin ang kanyang buhay? Tay, huwag niyo nasisihin si Totoy. Wala naman siya kasalanan sa nangyari sa akin eh. Tama na naman, no? Tumigil ka na nga, Maning. Pabayaan mong malaman ng tao ito na wala siyang karapatan na pakialaman ang ating buhay. Ano ba naman? Ikaw, lumayas ka. Simula ngayon, ayoko nang makikita yung pagmumukha mo rito. At ayoko na rin makipagkita ka kay Mitos. Toy, umalis ka na, Toy. Umalis ka na. Lumayas ka. Lumayas ka! Maning naman! Ano ka ba naman? Layas! Maning, bakit ka ba naman ganyan? Ano ka ba? If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll save the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll ever send. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning tail, to return again if you ever do. For what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly to the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. Tarantado to! Hoy! Gusto mo yata aming takotin ah! Nag-aarap ka ba na away? Miss? Pare Lope! Mukhang hindi ka pinansin ah. Nalilitan yata sa'yo eh. Sinaulo ka! Kinakausap pa kita! Tingin ka ba? Hindi! Bakit? Anong klaseng away ang gusto mo, ha? Lope, polis pala to eh. Tata, sorry. Hindi ka namin nakilala eh. Hindi niyo kilala. Totoy joke, no? WPD.
Dr. Gomez. Kailangan madala namin pasyente sa X-ray. Sa ganitong oras ng gabi? Oo. Inay, hindi mga doktor yan. Mga impostor sila. Hindi niyo madadalaan ako. Anong hindi? Ma! Away! Bitiwan niyo ako! Sana dadalaan ako! Bakit sa inyo dadali na nga ako? Itay! Dali! Dali na! Bitiwan niyo! Bitiwan niyo! Bitiwan niyo ako! Hello, WPD? Lieutenant Jock, no? Hawak namin si Nitos. Bibigyan kita ng 4 na oras. Para punta kami. Huwag kami sasama kahit sino, ha? Hihintay ka namin sa numero 14. Pero sa pandangan. 4 na oras lang ang taling na binibigyan sa'yo. Kung hindi, eh. Hello! Hello! Boss, masama yata ang pulso mo ngayon, ha? Wala kang sayo, eh. Boss, mag-aapat na oras na. Tapos na ang tanim mo, pero wala pa si Lieutenant Jock, no? Hey! Wala pa lang sinabi yung bata mo, eh. Condolence nila sa kanya, ha? Alis! Toy! Tiyak ka lang! Magtago ka!
Umpisa mo na! Ulol! Pinagpala ako! Sko, ikaw na bahala sa akin. Mayang, tamakan ako ng bala niya. Mayaan mong bala ko tumama sa kanya. Salamat po. Halika na!